Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Ruth Faye Sengson, miyembro po ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o PIDSP. Andito po ako ngayon para pag-usapan natin ang bakuna. So, ano ba nga ba ang bakuna at ano ang ginagawa nito para sa katawan? Paano pa ito nagiging mabisang panlaban sa sakit? So una, pag-usapan muna natin kung ano ba nga ba talagang bakuna. Sa pamamagitan ng bakuna, ang immune system ng tao ay gumagawa ng panlaban sa sakit. Ang tawag sa mga ito ay antibodies. Ang antibodies ay para maprotektahan ang mga tao sa mga karamdaman. Tayo ay nagiging ligtas sa sakit sa pamamagitan ng bakuna. Bakit kailangan ba magpabakuna? Para maprotektahan ang tao sa pagkakasakit at maprotektahan din ang ibang tao na maaring mahawa kapag nagkasakit ang mga ito. Ano nga ba ang ginagawa ng bakuna sa katawan at paano ito magiging mabisang panlaban sa sakit? Tandaan po natin, ang bakuna ay ginagawa mula sa mga parehong mikrobyo o mga bahagi ng mga mikrobyong ito na itong mikrobyo ang nagdudulot ng sakit. Ngunit, tandaan po natin, ang mga ito o itong mga mikrobyong nabanggit ko na laman ng bakuna ay already pinahina o pinatay na. Kaya ang mga bakuna ay hindi nakakadulot ng sakit. Ang mga taong nabigyan ng bakuna ay makakagawa po ng antibodies. Kaya kung dumating ng panahon na ma-expose po ang katawan po natin sa mismong sakit, dahil nakapaggawa na ang katawan natin ng antibodies mula sa bakuna, meron na po tayong depensa para sa mga sakit na ito. So, ngayon, babanggitin ko naman ano nga ba ang klase, ang dalawang klase ng immunization. Dalawa po sila. May tinatawag po na active immunization at passive immunization. Banggitin ko muna ang active immunization. Ang active immunization ay sa halos sa lahat ng bakuna ay pinasisigla nito ang katawan para gumawa ng panlaban o antibodies. Nabanggit ko na kanina kung anong ginagawa ng antibodies. Ang antibodies ay pangmatagalan na binibigay na proteksyon para sa ating katawan. Ang halimbawa ng mga active immunization ay ito ay mga panlaban laban sa polio, laban sa MMR o measles, mumps, rubella, laban sa hepatitis A at hepatitis B virus, laban sa mga pneumococcal, HIV at Japanese encephalitis, at human papilloma virus o ang HPV. Pangalawa naman ay ang passive immunization. Ang passive immunization sa isang banda ay may mga pagkakataon ng antibodies na mismo ang mismong ituturok sa mga tao para sa mga circumstances o mga senaryo kung saan agarang proteksyon ay kinakailangan. Ang proteksyon mula sa passive immunization ay nadulot ito ay maikling proteksyon lamang. Ang halimbawa ng passive immunization ay yung mga tetanus antitoxin, rabies immunoglobulin, at hepatitis B immunoglobulin. Ngayon naman ay babanggitin ko ang herd immunity dahil kadalasan naririnig na natin ito. So ano bang herd immunity? Ang herd immunity ay ang pagbabakuna sa nakakarami para maproteksyonan ang halos lahat ng mga tao sa komunidad, kasama na rin ang mga tao na hindi maaring mabakunahan dahil mga sama kondisyon nila. Ngayon naman, pinapakita ko ngayon sa inyo ang schedule o ang childhood immunization schedule kung saan ito po ang schedule na binibigay sa mga bata, sa lahat po ng bata dito sa Pilipinas. Ang pag-uumpisa po ng pagbibigay ng bakuna sa mga bata ay nag-uumpisa mula sila ay pinanganak hanggang sila ay maging 18 years old. Gusto ko pong i-focus ang attention nyo sa schedule mula sa mga batang 7 up to 18 years old. Dahil babanggitin ko mamaya ano ba yung mga kinakailangan pa nilang mga protection o bakuna sa mga sakit na maaring
maaaring magdulot sa mga edad na ito. Tandaan po natin, ang bakuna ay nag-uumpisa mula habang bata o mula sanggol hanggang maging 18 years old. At yung mga nasa red na box na ito, ito po yung tinatawag nating catch-up immunization. Catch-up, ibig sabihin, kung mga may pagkakataon na hindi nabakunahan ang mga bata, pwede pa silang humabol sa edad na to. Pero bago yan, ipaliwanag ko muna, bakit nga ba binibigay ang mga bakuna sa mga bata pa? Tandaan natin, kasi yung mga sanggol at mga bata, sila yung mga kung nadapuan sila ng sakit, karaniwan mas matindi at mas grabe ang komplikasyon sa mga edad na ito. Kadalasan, nasabi ko kanina, malubha. Kaya para maiwasan ang pagkakasakit, lalo na sa mga maliliit na bata, kailangan babakunahan sila habang bata pa. Halimbawa ng mga sakit na ito ay measles, diphtheria, polio, rotavirus, pneumococcal, HIV, at meningococcal. Mamaya makikita nyo ano ba itong mga sakit na ito. So ito na nga. Ano nga ba yung mga sakit na maaring maiwasan ng bakuna? Unang-una ay polio. Nakita nyo yung picture ng bata dito na medyo may pagkalumpo at tabingi ang kanyang mga binti. Ang polio ay nagdudulot ng ay sanhi ng isang virus kung saan nauuwi ang mga bata sa pagkalumpo at minsan maaari magkaroon ng complication pa sa pagkatamlay ng mga muscles nila. Ang polio ay isang virus na nakukuha sa mga maduduming pagkain at mga bagay. Pangalawa naman ay tetanus. Ang tetano naman ay sanhi ng isang bakterya na kadalasan nakikita sa mga kontaminadong bagay at maduduming lugar. Ang sanhi ng tetanus nakikita nyo dito sa picture na to ay ang mga baby na nagkakaroon ng tetano ay sobrang floppy, sobrang malambot ang mga katawan nila. Kadalasan, ang matinding nangyayari pa nito ay nahihirapan silang huminga at nauuwi rin sa paralysis ng mga katawan nila. Next naman ay ang tosferina o pertussis. Ito yung batang nakikita niyo sa picture na to na umuubo. Ang pertussis o tosferina ay sanhi ng isang bakterya kung saan nauuwi ito sa mahabang pagkakataon na pag-uubo at maari rin sa kung ito ay nadali sa mga maliliit na bata ay mahirapan silang huminga. Yung susunod na picture naman ay diphtheria. Ang diphtheria ay sanhi din ng isang bakterya kung saan itong bakterya na to ay gumagawa ng pseudomembrane. Yung pseudomembrane, ito yung nakikita niyong parang puti sa loob ng ngalangala nitong picture na to. Imagine itong pseudomembrane ay maaring kumalat sa lahat ng daanan ng hingahan ng isang tao. Kung kaya't nauuwi ito sa hirap ng paghinga, matinding pneumonia. Next naman, may mga sakit na nagsansanhi ng infection sa utak o meningitis. Ang mga mikrobyong nagdudulot ito ay ang Haemophilus influenza B o HIB na tinatawag natin, pneumococcus at Japanese encephalitis. Kung kaya't may mga bakuna laban sa mga ito para maiwasan ang infection sa utak. Next naman, ang beke. Beke o mumps na tinatawag. Ang beke ay sanhi ng isang virus kung saan nauuwi sa matinding paglagnat, pamamaga ng pisngi, at maaring ang mga komplikasyon nito ay mauwi rin sa pamamaga o infection sa utak. At sa mga kalalakihan ay makikita nyo maaari rin mauwi sa pamamaga ng mga ari o yung bayat nila. Next, tigdas o measles. Ang measles ay isang virus kung saan ang nagdudulot nito ay mataas na lagnat, pagkalat ng rashes sa buong katawan. Makikita nyo kadalasan na natatamaan ng mga sakit na to ay mga maliliit na bata.
Ngunit maaari din magkasakit ang mga matatanda lalo na kung wala silang bakuna laban sa measles. Makikita nyo ang rashes dito sa mga picture na ito na kumakalat sila. At imagine, dahil sa mga rashes na to, ito ay lumalabas sa balat. Pero ang tikdas na virus o ang measles virus ay pwede rin kumalat sa loob ng katawan. Maaring kumalat siya sa baga kung saan mauuwi sa pulmonya. Maaring kumalat din siya sa dugo, kaya magkakaroon ng infection sa dugo. Maari rin mauwi sa infection ng utak kung saan mamamaga ang utak. Next naman ay ang German measles or rubella. Ito naman ay isang klase din ng virus kung saan nakikita nyo na rashes din ang nangyayari. Ang matindi naman dito sa German measles ay kung sakali ang isang buntis ay ma-expose o ibig sabihin nahawa siya sa isang taong may German measles, tandaan nyo, yung baby na nasa sinapupunan pa niya ay maaaring magkaroon ng komplikasyon. Ang komplikasyon sa baby ay maaaring ang mga baby na to pagkapanganak ay maging bingi, magkaroon ng katarata, o kaya magkaroon ng mga sakit sa puso. Next naman, makikita nyo dito bulutong tubig o chickenpox. Ang chickenpox naman ay virus din. Ito ay nagdudulot ng rashes. Nakikita nyo ang mga, sa picture na to, mga butrig-butrig na kung saan may mga lamang tubig na kumakalat sa buong katawan. Ang tigdas o chickenpox ay maari din magdulot ng pneumonia. Kaya ang chickenpox ay lubhang nakakahawa. Ang chickenpox ay isa din sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Next, hepatitis A at hepatitis B virus. Ang hepatitis A at hepatitis B virus ay dalawang klase ng virus kung saan ang tinatamaan nito ay ang atay. Ang hepatitis A ay makukuha sa mga marurumi o hindi maayos na pagka-prepare sa mga pagkain at hindi rin tamang paghugas ng kamay. Ang hepatitis B naman ay nakukuha sa pamamagitan ng sa blood transfusion, sa pakikipagtalik, o kaya ang nanay na may hepatitis B infection ay maaring maipasa niya sa anak. Ang dalawang virus na ito, nasabi ko nga, ay ang komplikasyon ay tatamaan ang atay. Ang atay ay mamamaga. Ang komplikasyon din, makikita nyo, ay maaring mauwi sa paninilaw ng mata o jaundice. Ang hepatitis B ay endpoint po niya o komplikasyon, kung hindi maagapan ay maaring mauwi sa cancer ng atay o liver cancer. Ito naman ang last two na mga infections na ipapakita ko. Una dito ay ang meningococcemia. Ang meningococcemia ay sanhi ng isang nakakamatay na bakterya. Usually, ang presentation nito sa mga babies ay malawakang rashes kung saan nakikita nyo sa picture mga violet na mga pachi-pachi sa katawan. Pag ito ay nangyari, ibig sabihin dahil may mga namumuong dugo at maaring ikauwi sa pagkamatay ng isang pasyente. Ang next picture naman ay ang isang virus na tinatawag na human papilloma virus. Ang human papilloma virus o HPV ay maaring mauwi sa pagkakaroon ng cervical cancer, ng anal cancer o genital warts. Kaya tandaan po natin na karamihan sa mga nabanggit ko kanina na mga sakit ay walang gamot o lunas. Dahil natandaan nyo, karamihan sa mga nabanggit ko ay dahil o ang sanhi ay dahil sa virus. Alinman sa mga nabanggit na sakit ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay o matinding o pangmatagalan na komplikasyon. Ang mga sakit na nabanggit ko ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. So may mga tanong tayong ipapakita na kadalasan ay tinatanong po sa amin. Maaari bang magbigay ng mga bakuna na sabay-sabay? Oo naman.
Ito ay ligtas at epektibo at walang overdose kahit sabay-sabay pa itong ibigay. Ang halimbawa ng mga ito na maaaring sabay-sabay ibigay ay ang DPT, ang polio, HIV at Hepa B, flu vaccine at pneumococcal vaccine. Meron din naman tayong naririnig na combination vaccines, o ito yung mga 5-in-1 or 6-in-1. Ang mga laman na ito ay maaring 5 o 6 na napatay na mikrobyo na nalaman ng isang bakuna, kung kaya't nakakatulong din mabawasan ang maraming ineksyon. Ito po naman ay mga bakunang maaring ibigay sa mga edad na mga batang 7 to 18 years old. Makikita niyo po dito, ang mga ito ay ang Tdap o ang tetanus, diphtheria at pertussis vaccine, ang polio vaccine, flu or influenza vaccine, MMR o ang measles, mumps, rubella, varicella o chickenpox, pneumococcal vaccine. Next naman, sa next column ay makikita rin natin ang hepatitis A, hepatitis B vaccines, meningococcal vaccines, Japanese encephalitis vaccine, typhoid vaccine, and last but not the least, ang human papilloma virus vaccine o HPV. Maari bang bakunahan ang matatanda? Oo pa rin. Nakakatulong din na maprotektahan sila sa mga sakit, lalo na katulad ng influenza at pneumococcal. Tandaan po natin, ang sakit na trangkaso at pulmonya ay maaring malubha, lalo na sa mga edad nila. Kaya mainam na sila ay mabakunahan din dapat sa mga ito. Kanina nabanggit ko at sana natandaan nyo, may mga bakuna na laban sa cancer. Dalawa po sa mga ito ay ang hepatitis B vaccine at ang human papilloma virus vaccine. Nasabi ko po kanina, ang hepatitis B virus ay nauuwi po sa cancer ng atay o liver cancer. Ang HPV virus, ang HPV naman o ang human papilloma virus ay nauuwi po sa cervical cancer at anal cancer. Maari bang magpabakuna ngayon may pandemya? Oo po. Mas importante na mabakunahan, lalo na ang mga bata, ngayong may pandemya. Dahil pag hindi sila nababakunahan, maaring tumaas ang tsansa na magkaroon ng outbreak o pagkalat ng mga sakit, katulad ng tigdas. Sana po natandaan po natin yung picture na pinakita ko po kanina ng tigdas. Ang tigdas ay mabilis pong kumalat at ang pinaka-complication po nito ay maaring mauwi sa pulmonya, pamamaga ng utak, o ang pinaka-worst po, pagkamatay. Kaya again, kahit po may pandemya, huwag po natin kalimutan na magpabakuna po, lalo na sa mga kabataan na hindi pa po kompleto ang bakuna nila. Paano ba binibigay ang bakuna? May mga bakuna po na maaaring ibigay through the oral route o yung pagpapatak sa bibig, at meron din po yung ini-injection o tinuturong. Ano nga ba ang mga posibleng side effects pagkatapos ng mabakunahan? Ilan sa mga ito ay lagnat, pamumula o pamamaga sa braso, panlalambot, maaring maging irritable at walang ganang kumain. Ngunit tandaan po natin, ang mga side effects na sanhi ng bakuna ay malumanay lang at panandalian at mawawala din po agad. May mga pagkakataon na hindi pwedeng bakunahan ng isang tao. Ito yung mga tinatago natin, contraindications. Ang mga conditions na ito or circumstances ay yung mga taong nagkaroon na ng malalang reaction gaya ng matinding allergy katapos ng bakuna. Yung mga taong may matinding sakit sa araw ng bakuna, kung kaya't kung may sakit sila, kailangan muna i-delay o magpagaling muna sila. Pangatlo ay yung mga taong may HIV at AIDS or cancer. Hindi po sila pwedeng bigyan ng live vaccines. Kaya lalo na sa mga conditions na ito, importante na magpakonsulta po tayo sa mga doktor.
Ano naman ang bakuna laban sa COVID-19, lalo na sa mga bata? Kasalukuyan, pinag-aaralan ng gobyerno ang pagbigay ng bakuna laban sa COVID-19, lalo na sa mga kabataan edad na 12 years old to 17 years old, kung may sapat na na-supply ng bakuna. So, tandaan po natin, mainam na magpabakuna, nang sa gayon ay maprotektahan po tayo sa sakit. Ang bakuna ay nagpapasigla ng katawan para gumawa ng antibodies laban sa sakit. Pag mas marami na ang nabakunahan, mas mababawasan ang chance na lumaganap ang mga sakit, kagaya ng tigtas. So marami pong salamat. Sana po natandaan po natin lahat ng mga nabanggit ko. Sana po at dahil dito ay maingganyo po tayo magpabakuna. Kaya tara na at magpabakuna. Maraming salamat po. Ako po ulit ay si Dr. Ruth Faye Sengson, miyembro po ng PHP. Thank you!